hindi na natin maisuot yung paboritong damit. O hindi na natin makain yung paboritong pagkain. At hindi na natin malapitan yung ating BFF. Kapag tinanggal na yung mga dekorasyon at palamuti ng maraming panahon, matitira lang sa atin ang tunay na mahalaga. Yung ating pinagdadaanan ngayon ay pagkakataon upang balikan natin ano ba yung mahalaga na hindi naman talaga mahalaga talaga? Ano ba yung mahalaga na dapat nating pahalagahan na hindi natin binigyan ng tamang pagpapahalaga? Pakinggan natin ang salita ng Diyos sapagkat itinuturo sa atin ang mahalaga. Una, sa unang pagbasa, mahalaga ang maliliit. Mahalaga ang maging maliit. Maraming anak si Jesse. Maraming anak na nakita ang Propeta Samuel. Si David, hindi nila inisip sapagkat maliit, sapagkat hindi astang hari. Pero sa kaliitan ni David na isang pastol, nagkaroon ng Israel ng hari. Mahalaga ang maging maliit, mahalaga ang maliliit. Pangalawa po, sa ikalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, hindi lang mahalaga yung maliliit, kundi mahalaga yung mga hindi nakikita ng mata. Mahalaga yung mga hindi nakikita ng mata na minsan ay pinagwawalang bahala na natin. Nakikita ba natin ang kuryente? Hindi. Pero nakikita natin ang tanda na may kuryente. Nakikita ba natin ang kaluluwa? Hindi. Subalit ang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa katawan na ating pinapaganda. Nakikita ba natin ang kalooban ng tao? Hindi. Subalit, yung panlabas na nakikita natin, yun na lamang ang ating napapansin. Mahalaga ang maliit. Mahalaga ang hindi natin nakikita. Di ba itinuro sa atin yan ng high school literature? What is essential is invisible to the eye. Sa Ebanghelyo, mayroong pang pangatlong pagpapahalaga na dapat nating balikan at sariwain. Ano po yun? Mahalaga ang pananaw ng Diyos. Mahalaga ang paningin ng Diyos. Mahalaga kung papaano tinitingnan ng Diyos. Narinig natin sa unang pagbasa, ang pagtingin ng tao ay hindi katulad ng pagtingin ng Diyos. Mahalaga ang maliliit. Mahalaga ang mga hindi nakikita. At mahalaga ang paningin, ang pananaw ng Diyos. Tandaan natin ang tatlong aral na ito at tingnan natin ang nangyayari sa ating lipunan ngayon. Mahalaga ang maliliit. Inuutusan po tayong mag-social distancing. Inuutusan po tayong mag-quarantine. Inuutusan po tayong mag-personal hygiene. Subalit, mga minamahal kong kapatid, sana po ay maalaala natin yung ating mga maliliit na kapatid, mga kababayan, na arawan ng sweldo, na kapag hindi nagtrabaho sa maghapon, ay wala nang kakainin kinabukasan. Sila po yung mga bulag sa Ebanghelyo na nangangailangan ng ating tulong. Kung kaya po ninyong mag-quarantine, kung kaya po ninyong bumili ng alkohol, kung kaya ninyong maghugas ng kamay, tandaan po ninyo, meron tayong mga kapatid na maliliit na hindi kayang gawin itong paglilinis na ito. At ito ay pagkakataon na
magmalasakit tayo sa isa't isa, hindi lamang ating sarili. Mahalaga ang hindi nakikita. Virus, hindi nakikita ng ating mata. Pero ngayon, halos 130 bansa sa buong mundo ay apektado ng isang hindi nakikita. Hindi nakikita ng mata, hindi nakikita, subalit nagdadala ng sakit, nakakamatay, nakakatakot. Subalit hindi lamang virus ang hindi natin nakikita. Virtues, hindi rin natin nakikita. Kagandahang loob, hindi rin natin nakikita. Nakikita lamang natin ito sa pamamagitan ng manifestation. Kapag meron ka ng virus, may lagnat, may ubo, may sipon, nanghihina, signs ng may virus. Ano ang tanda na tayo ay nasa grasya ng Diyos? Nagmamalasakit, nagpapatawad, nagbibigayan, nagtataguyod ng kapayapaan. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, yung mga bagay na hindi nabibili ng pera, yung mga bagay na hindi nababankrupt, yun ang mga bagay na dapat nating balik-balikan. Ang pangatlong aral, ano ang pananaw ng Diyos? Sapagkat mahalaga ang paningin ng Diyos. Mahalaga kung papaano tumitingin ang Diyos, sapagkat ang lihim ng kaligayahan ng buhay is not how man sees, but how God sees. Magdasal po tayo at kausapin ng Diyos at tanungin siya, Panginoon, paano po ninyo tinitingnan ang coronavirus? Panginoon, paano niyo po tinitingnan ang mundo sa ngayon? Panginoon, paano po ninyo tinitingnan ang mga naghihingalo, ang mga natatakot ngayon? Paano po ninyo tinitingnan ang aming pinagdadaanan ngayon? We will not look at the coronavirus with the eyes of men. Let us look at this epidemic with the eyes of Jesus. What is God telling us? May we see our situation no longer with our analysis, no longer with our minds, no longer with our hearts, not with our naked eyes, but with the eyes of Jesus, with the love of Jesus, with the mind of Jesus, as Jesus Himself. Tinatanggal ng Diyos yung marami nating pinanghahawakan, yung mahalaga na akala natin na hindi naman talaga mahalaga. At ibinabalik ng Diyos yung mahalaga na matagal na nating pinagwalang bahala. Mahalaga ang maliliit, sapagkat anumang gawin natin sa kanila ay ginagawa natin kay Jesus. Mahalaga ang mga hindi nakikita, katulad ng kaluluwa, katulad ng espiritu, katulad ng kalooban. At mas mahalaga ito kaysa sa katawang pinagaganda. At higit sa lahat, mahalaga ang pananaw ni Jesus, sapagkat ang tatak ng tunay na Kristiyano ay hindi daladala mong baptismal certificate. Ang tatak ng tunay na Kristiyano, we love like Jesus, we see as Jesus sees, we think as Jesus thinks. We are Jesus for one another. Amen.